na upahuwak portal. Ito ba ang ebidensya na ang lahat ng pinakalumang sibilisasyon ay sikretong magkakakonekta? Ang lumang istruktura ng Napahuaka, kabilang dito ang mga nakikita at mga nahahawakang mga palatandaan ng makabagong teknolohiya, ay nagpapahiwatig din ng kakaibang ugnayan sa iba't ibang sibilisasyon sa buong mundo. Ito nga ba ang lugar ng mahiwagang pintuan na nag-uugnay sa mga lumang kultura sa buong mundo? May mga naniniwala at marami din ang naghihinala patungkol sa mga bagay-bagay na puno ng katanungang iniuwasang punan ng kasagutan. Kung katulad mo akong uhaw sa katotohanan, gustong palawakin pa at pagyamanin ang pangunawa. Buksan mo ang iyong isipan at samahan mo akong buklatin ang kasaysayan upang hanapin ang itinatagong katotohanan na matagal nang ibinaon sa limot. Kung aminado ka, hanggang saan ang iyong paniniwala? Ang Naupahuaka ay matatagpuan ilang kilometro lang ang layo sa Ollantaytambo sa Peru, at may mga lumang misteryo na naging palaisipan sa mga eksperto na hindi pa nila kayang ipaliwanag. May mga nagsasabi na bago ka palang daw makarating sa bungad ng lugar, may ibang pakiramdam na may isang kakaiba o misteryong kaganapan na talagang hindi ordinaryong pangyayari sa mga libu-libong taon na ang lumipas. At ang nakapagtataka, umiiral pa rin ito hanggang sa panahong kasalukuyan. Kapag nandun ka na sa lugar, hindi mo maitatanggi ang kagalingan at ang makabagong teknolohiyang ginamit ng mga gumawa rito. Kung saan lingid ito sa ating kaalaman, patungkol sa pinakalumang sibilisasyon. Ang paggamit ng makabagong teknolohiya noon na ang alam natin ay tayo lang ang gumagamit sa panahon ngayon. Gaya ng mga gawa ng Inca, ang kuweba ng Naupahuaca ay matatagpuan sa mataas na bahagi na umaabot sa 3,000 meters above sea level. Pero ang nakapagtataka sa kuwebang ito ay ang misteryosong istruktura na nakapighani sa atensyon ng mga mananaliksik. Ito ay ang sagradong pintuan papunta sa kabilang panig ng daigdig. Mayroon siyang kakaibang bahagi na kakaiba at hindi kapani-paniwala. Sinasabing ito raw ang mahiwagang pintuan patungo sa kinaroroonan ng kultura ng Inca. Hindi ba't parang nauusig ang ating kaalaman sa mga ganitong paglalahad ng mga mananaliksik na talaga namang lingid ito sa ating kaalaman? Kung aminado ka, hanggang saan ang iyong paniniwala? Ang mga kakaibang mga pahayag na naglalaman ng mga ulat patungkol sa Naupahuaca ay ipinagmalaki dahil lamang sa mga palaisipang arkitektura sa lugar. Bagaman ito ay kinonsiderang gawa ng mga Inca, kung saan ito ang punto ng debate, ang Naupahuaca ay may detalyeng walang katulad na istruktura na maaaring matatagpuan sa buong lugar.
Kumbaga ang lugar na ito ay isang unique place of architecture na hindi natin aakalain na umiral na noon sa ilang libong taon na ang lumipas. Ang entrada ng kuweba ay may nakadisenyong inverted V-shape na umaabot sa buong paligid ng lugar. Naniniwala sila na ang pormang ito ay hindi patsamba lamang na ginawa, sapagkat ang mga dingding nito sa kisame ay may makikitang maliliit na hiwa na parang disenyo, ngunit perpekto ang pagkaputol nito upang magkaroon ng dalawang magkaibang anggulo sa kisame. Itong mga anggulong ito ay 52 and 60 degrees. Pagkatapos ng malawakang pagsasaliksik, napagtanto ng mga archaeologist na mayroon lamang isang lugar sa buong mundo kung saan makikita itong dalawang magkaibang anggulo. Ito ay matatagpuan lamang sa angular slope ng dalawang higanteng piramid sa Giza, Egypt. Ito ang nagpapatunay na may kaugnayan sa pagitan ng lumang istruktura na gawa ng mga tao sa kasaysayan. Ilan libong taon nang lumipas, sapagkat ang Peru at Egypt ay mayroong 12,000 kilometers ang agwat. Subalit ang anggulong na porma sa kisame ay hindi ang siyang pinakamalaking misteryo sa lugar, kundi ang lagusan sa ibaba nito. Isang maliit na istruktura na nakasandal sa isang dingding ng kuweba. Sinabi ng mga mananaliksik na itong istrukturang ito na may pintuan ay isang peke lamang. Dahil kahit ito'y iyong tinitingnan, wala naman itong tutuluyan. Ito nga ba ang sinasabing mahiwagang pintuan patungo sa kabilang kabihasnan? Kung aminado ka, hanggang saan ang iyong paniniwala? Kung titingnan mo ang istrukturang ito, mapapansin mo na hindi ito gawa ng isang normal na manggagawa lamang, kundi ginamitan ito ng makabagong kaalaman, sapagkat mayroon itong perpektong linya, matatalim na kanto at malalambot na ibabaw. Ang three-step design nito ay tumutukoy sa Andean view of the universe. Ang creative underworld, the physical middle world, at ang ethereal other world. Ang konseptong ito ay galing sa chakra na mas kilala na Andean Cross, na sinasabing Inca's most complete, holy geometric design. Chakana means to bridge or cross. Inutukoy nito ang tatlong level of existence na nag-uugnay sa hollow ring. Isang konsepto ng kultura na naibahagi sa lumang Persia, Egypt, ang southwestern United States at ang Celtic world. Kung gayon, huling-huli na tayo sa kalaman patungkol sa mga bagay-bagay sa mundong ating ginagalawan. Hanggang kailan tayo magigising sa katotohanan na matagal nang bangungot sa ating pagkatao at pagkalikha? Maliban sa lumang pintuan na ito, mayroon ding basaltic altar na sumunod dito na nagtataglay ng tatlong perfectly sculpted windows. At hindi lang sa lugar na ito makikita ang katangiang ito. Maraming mga sinaunang istruktura sa buong mundo na ginawa na itong tatlong pintuan nito ang nagsilbing tagaangat sa mga malalaking istrukturang ito, at ito rin ang lagusan para makapasok sa loob nito. Ipinapakita lamang dito kung gaano kahalaga sa ating mga sinaunang ninuno ang numero 3. Ang tanong, bakit nga ba? Hindi pa dito nagtatapos ang misteryong ito. Mayroon pang ibang anomalya na aaralin sa construction na ito. Pinili ng mga gumawa dito ang eksaktong dulo o tulis ng bundok
na mayroong pinakamataas na concentration ng bluestone. Isang lumalabas na batong apog na kinikilalang mayroong magnetic power. Kung iyong susuriin ang mga katagang aking binanggi, sadyang ito ay hindi kapani-paniwala. Subalit ito ay ayon sa mga mananaliksik na magigiting at gusto rin matuklasan ang ating totoong kasaysayan. Ang batong ito ay kapareho sa material na ginamit sa pagtatayo ng Stonehenge. Ito ay isa sa mga pinakadakilang tanda o palatandaan o muhon sa sinaunang kasaysayan ng ating planeta. Napakaraming hindi maipaliwanag at hindi mailarawan na mga misteryong bumabalot sa mga istruktura gaya na lamang ng naupahwaka hanggang sa panahong kasalukuyan. Kung ating titingnan ang pagkakakilanlan ng arkitekto dito, sigurado ako na walang kinalaman dito ang mga Inca, sapagkat ang Inca stonework ay hindi ganito kagaling kung ihahambing sa sukat at kalidad nito. Kumbaga ito lamang ay kanilang minana at inalagaan ng kanilang kultura na matagal nang naglaho sa lumipas na 14th century. Ang estilo ng stonework sa Naupahuaca ay katulad ng natagpuan sa Cusco, Ollantaytambo at Puma, Punku. Ang mayroon sa mga lugar nito ay yung pagkakapareho sa isang kwento ng isang traveling builder god na nagngangalang Viracocha. Kasama nito ang Seven Shining Ones na lumitaw sa Tiwanaku pagkatapos ng isang katakot-takot na baha sa buong mundo na naitala sa panahong 9703 BC. Upang tulungang buuin at ipanumbalik ang sangkatauhan. Sa parteng ito, mayroon bang kinalaman dito si Gilgamesh o si Noah na nasa lumang tipan? Kung hindi mo pa napanood ang kwento patungkol kay Gilgamesh, nasa hulihan ng bidyong ito ang kanyang maikling kasaysayan. Ang nakapagtataka dito, ang parehong grupo ay nagpakita rin sa Egypt sa panahong kung saan si Akushemsu Hor, ang alagad ni Horus, na pinaniniwalaang sila ang nasa likod sa paggawa sa mga Egyptian pyramids. Ang tanong, ito bang istruktura ng Naupahuaca ay nagsisilbing lumang lagusan na nag-uugnay sa ibang parte ng mundo? Kung kaya't makikita mo ang napakaraming pagkakahawig na halos pareho sa sinaunang sibilisasyon. Napakaraming katanungan ang wala pang kasagutan na bumabalot sa mundong ating kinabibilangan. Isasantabi mo na lamang ba ang iyong pagkauhaw sa katotohanan at mamuhay ng payapa na binabalot ng kasinungalingan? Kung gusto mong lumalim pa ang iyong kaalaman at palawakin pa ang iyong karunungan, buksan mo ang iyong isip at luwagan pa ang iyong pangunawa. At sama-sama nating buklatin ang matagal nang tinatagong kasaysayan na naglalaman ng kasagutan sa napakaraming katanungan patungkol sa katotohanan. Kung aminado ka, hanggang saan ang iyong paniniwala? This is Papsi TV, ang nagsasabing learning is a continuous process. It may be dull, but better than doing nothing. Hanggang sa susunod, peace out.